Matagal na ang panahon, may isang diyosa na nagngangalang Maria. Si Maria ay ang diyosa ng mga prutas at gulay. Siya ang nagbibigay ng kulay, lasa, at sustansya sa mga ito. Isang araw, si Maria ay naglalakad sa kagubatan. Nakita niya ang isang puno ng bayabas na puno ng mga bunga. Napahanga siya sa ganda at tamis ng mga bayabas. Naisip niya na gumawa ng isang bagong prutas na hihigit pa sa bayabas. Kumuha siya ng isang bayabas at dinala niya ito sa kanyang hardin. Doon, siya ay nag-eksperimento sa iba't ibang mga sangkap. Ginamit niya ang tubig mula sa ilog, lupa mula sa bundok, hangin mula sa langit, at apoy mula sa araw. Pinagsama-sama niya ang mga ito at nilagyan niya ng mahika. Lumaki ang bayabas at naging isang malaking prutas na may hugis bilog. Ang balat nito ay naging berde at may mga guhit ng ibang kulay na berde. Ang laman nito ay naging pula at may mga buto na itim. Natuwa si Maria sa kanyang nilikha. Tinawag niya itong Pakwan. Inalok niya ito sa iba pang mga diyos at diyosa. Lahat sila ay humanga sa Pakwan at sinabing ito ang pinakamasarap na prutas na kanilang natikman. Naisip ni Maria na ibahagi ang Pakwan sa mga tao. Kaya naman, siya ay nagpunta sa lupa at ibinaon sa lupa ang mga buong Pakwan sa iba't ibang lugar. Sa bawat lugar na may Pakwan, siya ay nag-iwan ng isang alamat tungkol dito. Ang ilan sa mga alamat ay tungkol sa kung bakit ang Pakwan ay may hugis bilog, bakit ang balat nito ay berde, bakit ang laman nito ay pula, at bakit ang buto nito ay itim. Ang iba naman ay tungkol sa kung paano ginamit ng mga tao ang Pakwan para sa pagkain, gamot, o pang-alim. Ang Pakwan ay naging isang simbolo ng kasaganahan, kasiyahan, at pagmamahal. Hanggang ngayon, ang Pakwan ay patuloy na pinagpapala ni Maria at pinagtatamasaan ng mga tao. Ang aral na makukuha sa kwento ay ang pagpapahalaga sa mga biyaya ng kalikasan, lalo na sa mga prutas at gulay. Ang Pakwan ay isang halimbawa ng isang prutas na mayaman sa lasa, kulay, at sustansya. Ito ay nagmula sa pagmamahal at pagkamalikhain ng isang diyosa na nais magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Kaya naman, dapat nating alagaan at pangalagaan ang mga prutas at gulay na ibinigay sa atin ng kalikasan. Dapat din nating pasalamatan ang mga Diyos at Diyosa na nagbibigay sa atin ng mga ito. Ito ang kwento ng Alamat ng Pakwan.